Okay, kumusta mga kapatid? I think napapanahon na para pag-usapan natin ang pagiging available ng PS5 pagdating dito sa Pilipinas. So, ligid sa ating alaman, parang isang taon na akong naghahabol para magkaroon ng PlayStation 5 dito sa pamamahay ko. So, yeah, pag nakita nyo ito, November 12, 2020. So, yeah. Yan yung simula ng mag-accept pre-order yung Datablitz dati for a PS5. At hindi ako nagkaroon ng PS5 for like a year. At para magdadalawang taon na. And I think sa mga kalagayan na to na, you know, tingin ko parang kailangan na luwangan ng Datablitz or ng mga gaming retailer shops ang pagbebenta ng PlayStation 5. So, huli kong attempt sa pre-order is just last week ata. At nakita ko, iba na yung mga bundle nila. And I think that's the thing. Na parang yung bundle ng PlayStation 5, pinopromote nila, yun yung pinopromote nila. So, pumasok ako sa site dati, nung March 18, para sa PlayStation 5. So, di ko na siya ma-access ngayon kasi temporary link nga, diba? So, ayun, di ba temporary link yung sa PlayStation 5? Ang nangyari, una ko pinindot is yung bundle. And, to my surprise, iba na yung games. Hindi na itong naka-display sa image na to. Ang bundle niya is, like what? Gran Turismo 7 ata kasama. Yeah, I think Gran Turismo 7. GT7 is kasama sa mga bundle na yon. And I think yun yung parang meta ng pag-pre-order ng PS5. Huwag yung standalone console, piliin mo yung bundle agad. I think nakating ako doon hanggang shipping. Kaso ang mahal ng bundle, 40,000. Grabe, dati 37,000 lang yun nung 2021 na yun, 2022 na 40,000 na yung bundle. Alam ko 3 games yun eh. Gran Turismo yung isa, I think Horizon ata yung isa. And I think Horizon, Gran Turismo, maybe Sackboy yung pangatlo. And none of those 3 games ay parang appealing sa akin, you know? Ang iniisip ko, mas maigi na lang kung piliin ko yung ano, yung mas kung ako pipili ng game. Kaso hindi, ang pinipili is yung ano, well, you know, alam niyo na yun, the tawag doon, yung tatlong bundle na yun, lalo yung Gran Turismo 7, which is, I'm not saying it's has bad gameplay, I'm just saying it's a bad game kasi microtransactions, yung grinding time nun is parang Battlefront 2, tapos wala, kawawa naman yung ano, pipili nun. Battlefront 2 yung grinding, always online pa. Okay, so to the topic at hand, I think dahil maluwang na, actually nag-return to office ako nung Miyerkules. I think, yun, return to office, so dapat yung PlayStation 5 return to store na yung mangyayari. What I meant by return to store, dapat consider na ng Datablitz na i-market yung PlayStation 5 to be available on stores nationwide na. I think dapat yung production nito is also going to be not halted anymore by the pandemic since lumuluwang na yung standards. Hindi lang ang Pilipinas yung lumuluwang sa standards ng health protocols eh. Pati ibang bansa. I mean, we are seeing crowds now in the United States. So, why not just double the workforce na for manufacturing the PlayStation 5. I just don't get the idea. Ang nangyayari tuloy, tayo, ma-advance na. We are returning to office in the year 2022 and the PlayStation 5 and gaming retail stores are still like what? They're staying in the year 2020 and 2021. Kung saan may medyo mahigpit pa yung ano. Dito tayo alert level like 3 or 4 mga kaibigan.
We are now alert level 1. We are getting herd immunity. So I think it's safe na to get the PlayStation 5. During 2021, I've been converted into a PC gamer. So most of my gaming happened on the PC. At ang, yeah, and would you look at that? I became more, ayun. Mas adept ako sa PC gaming na, pero it comes a time I hit roadblocks. Like Stranger Paradise, hindi ko siya malaro because it's way too demanding sa PC. Even though I think Final Fantasy VII Remake is a more demanding game kaysa sa Stranger of Paradise. It just happened that Stranger of Paradise is more demanding than Final Fantasy VII Remake. And I just, why? Can't I not enjoy it on my 1050 Ti, so I have to wait for an upgrade? Also, the option na console lang pipiliin mo, yeah, I think it's a better decision na to bring the PlayStation 5 back to the stores. So ako, gusto ko yung console lang yung ano, bilhin ko eh. Yung console, 27,990 lang pag console. Eh, kung gusto nila, kahit yung ano, digital edition lang, download ko lang Stranger of Paradise doon, okay na sa akin. Yeah. I'm to PlayStation 5 exclusive yun. So, is it PlayStation 5 exclusive? Let me check. Let me check lang, mga kaibigan. Ha? Is Final Fantasy 16 PlayStation 5 exclusive? At, yeah, mag-upgrade na naman ako ng graphics card pag ano. Kung kalaunan, mag Final Fantasy ano, 16. Let's make me that makes me kind of sad, you know. Yeah, it's a PlayStation 5 exclusive. Siguro time exclusive to. So, yeah, it's a thing. Look, I'm on the verge of considering to buy an Xbox. That's how like I kind of want to get a PlayStation 5 now. So, yun. Edit lesson to the fact na na-scam ako ng graphics card sa isa. I don't want to talk about that, pero in hindsight, na-scam ako 50,000 sa graphics card. Yeah. So there you go. Sana by 13th month pay, pwede na tayo bumili. By 13th month, November, 2 years after this, we can buy a PlayStation 5 on retail stores and not on digital platforms. So I have the freedom to choose just the console and just the game. This is me, Harieth, signing up. Have a good night and goodbye. Bang.